29% ng mga Pinoy ang naniniwalang bumuti ang kalidad ng kanilang buhay kumpara noong nakaraang taon ayon sa SWS survey. Patunay lang po yan na unti-unti nang nakakabangon ang ating mga kababayan mula sa epekto ng pandemya. Si Rod Lagusad sa detalye. Rise and shine, Rod. Kung si Romel ang tatanungin, pakiramdam niya'y gumaan ng konti ang buhay ng kanyang pamilya sa nakaraang taon, lalo na nang lumuwag ang mga ipinatutupad na restrictions. Nakakakain naman kami, nakakaraos naman kahit papaano. Medyo mas okay ngayon itong mga nakaraang taon kasi nga, galing tayo ng pandemic. Medyo hirap din. Medyo ano pa lang, parang ang bagal pa lang ng pag-angat. Para naman kay Nanay Candelaria, naging mahirap ang kanilang buhay nitong nakaraang taon. Lalo't mahina ang kanyang kita sa pagtitinda ng mga damit. Sa realidad po, talagang grabe ang hirap po. Super ang hirap dahil tumaas na lahat. Dahil sa inflation rate po, grabe talaga ka hirap ngayon. Kahit nga, pagbibenta po nga namin, okay na po kung minsan maiuwi kami sa bahay o wala. Minsan tama lang pangbayad talaga sa utang. Anya, bago pa lang din nagtatrabaho ang kanyang anak, kaya binibigyan niya pa rin ito ng pamasahe. Habang kay Monalyn, magkahalong gaan at bigat ang kanyang buhay. Kaya naman nagsisikap pa rin siya at todo kayod. May masabi akong magaan, meron ding maano talaga, lalo mahal yung mga bilihin. Siyempre may mga estudyante ako nag-aaral, nangungupahan kami. Sa totoo talaga may bigat, kaya pag hindi ka talaga magsumikap, wala talaga mangyayari. Sa pinakauling survey ng SWS, nasa 29% ang nagsabing bumuti ang kanilang buhay sa nakaraang taon, habang nasa 25% ang nagsabi naman na naghirap sila. Aabot sa 46% naman ang nagsabi na wala namang nagbago. Dahil dito, ang net gainer score ay nasa plus 5 na mataas ayon sa SWS. Ngunit mas mababa ito ng 3 points kumpara sa plus 8 noong December. Samantala, kung ikukumpara naman ito sa pre-pandemic level noong December 2019 na nasa plus 18, malayo pa ang gainer scores na ito sa naitala bago nagkaroon ng pandemic. Pero anuman ang hirap ng buhay, ang maraming Pinoy tuloy-tuloy pa rin sa pagsusumikap na makaawon sa hirap ng buhay at makapagbigay ng pangangailangan ng kanilang pamilya. Rod Lagusad, para sa morning show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.